Magandang araw po ulit sa inyo lahat. Ito po yung part 2 ng aming exploration sa Cagayan de Oro. Actually, isa kami sa rental sa Claveria. So, ito po yung nakikita natin, no? Yan, yung mga orchids na yan. Actually, bumili po ako niyan. Dahil maganda po talaga siya. Kata niyo, no? Yung dilaw daw po niyan, eh, rare. Labola naman ako na pabili ako niyan. Pero maganda talaga siya. Ang problema pala sa katos na yan, medyo maingat ka dahil ang dinig sa kanya ay once a week at hindi po pwedeng diliga ng ordinary tubig. Dapat ay mineral water. So, talo pa ako. Pwede ko minum ng mineral water. Eh, ganun talaga. So, para lang mabuhay. So, ito naman yung aming kinain, no? Parang Korean food. Ako, hindi ko alam na... Kala ko suma lang ito. Pero masarap siya. Malasa. Iba yung ano niya. Tapos kung binis niya, tsokolate, masarap. Kakaiba. So, yan yung makakain natin dyan. Ako, ano, stopover namin to. So, ito, hanbok. No? Hindi ko alam kung anong hanbok na yan. Parang traditional dress ng mga Korean. So, ito yung paligid nung aming ano, stopover. So, yung sa banta ng somewhere here. Somewhere yan, nakita nyo na yan. Yan yung pasyalan, parang mga kubo, kubol. Pwede mapasyalan. So, yan, ang daming laklak. So, maganda ito sa mga mahilig sa mga flowers. Bawal nga lang pumutas ng halaman dyan. Pero maganda siya, no? So, pumunta kami dito sa may ito, yung massage. Ito yung sinasabi kong massage, no? 20 pesos. Actually, akala ko nung una dyan, eh, tao ang magmamassage. Yung pala, mga bato. So, okay lang naman. Para sa akin kasi, no? Masakit sa paa. Kasi butol-bukol yung mga bato. Pero yan pala yung paraan ng pagmamassage. Siguro baka marami lang ako problema sa katawa, kaya nasasaktan yung paa ko. So, maganda siya. Mainit-init. Aka hindi siya mainit, parang tama lang yung init niya. So, yan, naglalakad kami dyan. Papansin nyo, no, may guide. Yan yung tatapakan mo kapag naglalakad ka. So, after nung maglakad kami rito, maganda sa pakaramdam. So, talagang namamasyo siya talagang talapakan mo. Ito, pagkatapos na maglakad, eh, no? Maganda, yung mga bulaklak. So, yan, no? Lakad na kami naglakad dyan. Sa paligid. So, kapag ganda dyan, habang naglalakad ka, marami kang nakikita ng halaman. So, bawal lang ang sapatos. So, dapat lang nakapakaw na kamedyas. So, ang entrance dito, 20 pesos. Kasama na dyan yung pamamasyal sa mga flowers. Kasi mag-selfie-selfie dyan. Pwede. Yan, maglalakad ka dyan para mamasyal yung paa. So, yan, yung mga kubol. So, ito yung pangalan lugar, no? Dual Nara. Dual Nara yung pangalan. Sa loob nito, yung parang bahay na yon, ayun yung tindahan ng mga organic ng mga pagkain. So yan, ito yung second stopover namin. Andun na kami sa pasyalan. Dito may mga ATV rito. So ito parang ginagawa pa lang yung parang viewing deck yan. Parang going construction. Itong paligid natin, ito yan, nakikita yung bundok, no? Ayun nakikita natin kanina. So wait, nakikita natin yung ulap. Halos nakasayad na. Nakasayad na, hindi pala halos. Nakasayad na talaga siya sa bundok. So, araw ito ng Sunday, nagpamasyal kami rito. Maraming kapamilya pumapasyal. Dito ang kasama ko, yung mga kasama ko rin sa trabaho. So, it's our first time to be here. So, nag-explore lang kami habang may panahon pa. Probably the next few weeks or next few months, medyo busy na. Hindi na namin ito pwede gawin. So, yan o. Dahil magandang bulaklak. Ang lalaki niyan. Pupunta kayo rito. So, yan o. Yung papunta namin dyan, sa may papunta ng ATV. Ayan, naglalakad kami dyan, papunta dyan. So, we're asking kung magkano. Actually, nakishare ako dyan dahil yung motor, medyo malaki. Hindi ako marunong mag-drive dyan. So, nakiangkas ako sa kasama ko. Nakishare lang sa bayan na 100 pesos. So, yan. Naglalakad kami papunta dyan. So, after kasi neto, namasyal ulit kami. Napunta kami sa ibang lugar. So, sa pang stopover. Yun ang last namin puntahan. Siguro sa next video, ipapakita ko rin. So, during my 1 month here, medyo relax pa kami. Di pa kasi yung magandang bakbakan doon sa aming project site. So, we can still do some exploration sa Misamis Oriental. So, ayan. Bumili rin ako ng inihaw na saging. Masarap yan. Nilagyan pa ng margarin. Ako, ginagawa rin yata ito sa pang-provincia. So, dito sa Cagayan de Oro, sa Solitario, ito, Bisaya. Pero karamihan dito. Bismin, hindi kayo ko. Pag-ukain. Marunong mag-Tagalog. Yan o, inihaw yung saging. Masarap siya. So, ito na, no?
Nagbibiyahe na naman kayo, papunta naman doon sa isa pa naming pinasyalan na lugar. Pabalik na kami dyan actually. So, still early, so we decided na daanan yung ginaanan namin kanina, matawa kasi kanina masyado. So, we decided na lapasan muna, pagbalik na lang. So, pagpunta, pagbalik namin doon actually, marami pa rin tao. Kagandaan lang, yung bruma kasi kami dyan, medyo mambon. Pagbalik namin, medyo nawala na, pero foggy. So, sa later video po, ipapakita ko rin yan. Yun lang po, no? Sa mga nanonood po ng video ito, thank you very much po for watching. So, kung gusto pong mag-subscribe, so feel free po, mag-subscribe po kayo para po kayo magkaroon ng notification sa mga pag-post ko na video. So, this time po, wala akong masyadong share ng mga bypass road kasi nasa project site na ako, nasayin ako sa malayong lugar. So, yun lang po, maraming salamat na ulit sa inyong panonood at ingat po kayo palagi. Please stay safe at stay away from COVID. Sa pa po, no, magpabakuna na po kayo. Ako po ay nagpabakuna na. Siguro one time, i-share ko rin yung aking bakuna na medyo masakit sa ulo. Nahirapan po ako. So ito po, yung una, yung pinunta namin pangarap. Next time po, i-share ko ito. Maganda po ang bagay.